So magandang araw kabola, sa video na ito kabola, pag-uusapin natin yung mga discussions po patapos po ang game 2 ng finals. And then mga mainit po na bakbakan sa comment section na isa sa mga recent video natin kabola, maganda pag-uusapan ito kabola. And then of course, potential target po ng Converge. So kung hindi pa nag-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. And dito sa video na ito, ilalas natin yung usapan ko sa mga comment section. Pero dito muna tayo kabola, RHJ ready to play 48 minutes again as business regimen pays off. So ito nga si RHJ, nakapag 48 minutes po yung laruan kabola. And the guy's really showing kabola that he is the penultimate import in the last 2 years in the PBA kabola. He is really amazing on both ends of the court, especially on the defensive end. There's a good argument that he is a top 5 defensive player to ever grace the PBA kabola. Ako yan ha, yeah, that's my opinion, no? So sa nakita natin with his left, panoorin nyo kasi kabola how amazing he is, how versatile he is on the defensive floor kabola, kung gaano kabilis yung reflexes niya kabola, and also kung gaano ka fundamentally sound kabola yung depensa niya. If you want to learn how to defend properly and how to defend effectively, watch Rondé. And a lot of the his teammates, or almost all his teammates kabola, isa yung kinekredit sa kanila pong performance kabola. Kasi nga naman, tama naman sila. Explanation ng batak, mahihiya ka kapag si Rondé yung kakampi mo. Kasi si Rondé talaga nagpapakamatay on both ends, tapos ikaw hindi ka mag 100% effort. At yun yung nakikita nga natin kabola ngayon dito sa mga players ng TNT. And I do believe that they are learning a lot from the style of defense of Rondé Hollis Jefferson. And his style of defense that is really quality and really deserving of applauses. Speaking of import, Justin Brownlee pays Durham the ultimate tribute after his retirement. This too basically is a part of the 2010s, 2020s po of the PBA. Big part po sila niyan kabola. They have this amazing rivalry of humbleness kabola and greatness. Dahil din gusto kong pag-usapan, no? Kung Birch import nga po is si Chick Dalo kabola. Pero alam nyo ba kung sino tumulong dito kay Converge to lure him and say yes, it is much right kabola. Now, is that a possibility then kabola na Converge can be a potential destination of much right? I do believe, the way I assess po yung current situation sa Phoenix, I think he is one tournament away or siguro two tournaments away from becoming an unrestricted free agent. So, the possibility that he actually comes home kabola and play that until he becomes unrestricted free agent and then choose to play for Converge is there, or even a trade kabola is also of course a possibility. Pero of course, nag-enjoy pa si Macho Wright ngayon sa paglalaro niya po sa Japan B-League kabola. Now dito tayo sa comments ng mga fans na mainit po doon sa atin pong discussion regarding po sa pupuntahan nitong si Jaron Ting. Sana makarma ang SMB at Hinebra team dahil sa pagkakuha ng mga stars sa ibang team, sana mag-champion ng TNT laban sa Hinebra, sabi ni Tony Aguilo. Cool neck simple, sabi naman, bakit team sinisisi mo ang sino mo yung nakauna, nakunan mismo ng player? Actually, I do not agree with that kind of opinion kasi it takes two to tango. And of course, the ones who are spearheading kabola this type of actions are not really the farm team, but those are rich teams kabola. Sunny Reyes, sabi nila puro superstar ng SMB, pero pag ito-trade, ay alma pa rin kayo. Okay lang naman i-trade sila eh, pero sana sapatas na trade. Pero kung i-trade sila to get better superstars kabola, edi hindi rin po maganda yan. Alila no Jimmy, yung TNT mo, hindi ba? Ang huli nga nila napitas, sinambatak, sabi niya dito kabola. Of course, tama naman, hindi lang San Miguel yan, pati po yung si TNT. Alex Prado, magandang umaga kabola. Teng is in need of playing time to explore his scoring ability. Galing this type of coach that know how to develop and motivate his players. He needs inability as a real coach, sabi niya kabola dito. Then Ray de la Piedra, total subok na mga ibang players dapat magpalik na bago ng lineup. Trade na sa Sanggalang, Abueva, Lee at Scotto plus pick to si Stan Carino at Heading. Grabe naman yan kabola, ano yan, Sanggalang, Abueva, Lee. Yes, malaking pangalan, pero I think yung si Stan Carino Heading, medyo malapit, no? Medyo close kabola itong trade na to. Pero I think panalo pa rin yung Terra Firma dyan.
Maliari Mascarinos, pa-shout naman idol. Thank you so much idol. Regards to the trade of SMES, it's true that Cedric Prepper will trade. Grabe ka naman, naglalabas ka naman ng mga rumor mo, ha? Maliari Mascarinos, ha? Kabola, tignan natin kung may mangyari ang ganyan. Kabakabola, naniniwala ko ba na mapupunta sa San Miguel si